Hello! Mga honey bears ko! Gagawa tayo ng random facts about me. Kasi syempre, bago ako YouTuber, hindi nyo pa ako masyadong kilala. So, ako po si Joy Lopez. Bunso ako sa pamilya. Ako po yung pinaka-baby sa pamilya. Pero, 37 years old na ako. Tapos, I work as licensed financial advisor. So, yung mga naghahanap dyan ng gustong kumuha ng policy nila or life insurance with investments o gustong mga gustong kumuha ng mga pang-retirement nila or educational plan, pwede ko kayong i-advise kung ano yung needs na kailangan para doon sa policy ninyo naka-input na doon sa lahat. Tapos, married na po pala ako. Magti-10 years na kami this year ng asawa ko. Kinasal kami ng December 2009. 27 years old ako noon. Tapos, ang sabi nila, friendly daw ako, approachable, tapos hindi masayang kausap. Pero sickly kasi ako, pero jolly pa rin kahit sakitin ako. Kasi mayroon akong urticaria. So, ang urticaria is a hypersensitivity reactions na laging mababa ang immune system. Para siyang autoimmune disease na allergy, hypersensitivity reaction sa lahat ng mga bagay-bagay. Lalo na sa mga pagkain, sa gamot, marami pong bawal. Tapos, 9 years old pa lang ako siya na-discover na urticaria yung sakit ko. Kasi akala nila dati, nung bata pa ako, laging may rashes, akala nila measles lang, tapos laging may lagnat, ubo, sipon. So akala nila may sakit lang ako ng mga sipon, ubo, or kaya pinapainom lang nila ako ng paracetamol or antibiotic para sa ubo, sipon. Yun pala, allergy siya, guys. Hypersensitivity reaction. Urticaria ang tawag nga nila eh. Pag, alimbawa, pag nagbubuhat ako ng mabiga, nagpapantal yung mga kamay ko, tapos minsan, pag nakakain ako ng bawal, lahat ng buong katawan ko nagpapantal, nagra-rashes. Kaya, grabe, iwas lahat lagi sa mga bawal. Kasi, ang hirap-hirap niyang matanggal pag yung mga rashes. Kailangan mong lagyan ng cold compress o kaya pupunta ka sa hospital, magpapa-inject ka ng antihistamine at saka kung ano yung mga kailangan na gamot for allergy. Minsan, anaphylaxis daw ang tawag doon pag nasa ER na kami. So, medyo delikado daw kasi syempre, lahat ng internal organs mo affected pag may allergy ka. Kaya, pero okay lang guys. Okay lang mga honey bears ko kasi feeling positive naman ako lagi. Hindi naman porque mayroon akong sakit magiging matamlay lagi o kaya hindi. Most more on jolly and positive thinking ako lagi. Tapos kahit may sakit ako, sabi nila caring pa rin ako. Halos lahat ng mga relatives ko ang sinasabi nila, I'm kind, I'm caring, yun lang. Pero hindi ako masyadong thoughtful. Kasi yung
yung ano naging housewife na ako for mga magte 10 years na. So ngayong year ko lang na discover na po pwede pala akong mag-work as a licensed financial advisor sa Prulife UK. So hindi pa naman late kaya pwede pa natin gawan ng paraan na mayroon pa akong pagkaabalahan. Kasi dati ang pastime ko kasi is mag cross stitch, mag grindstone beads na artwork, mga crafts, kung ano-anong mga hobby ko sa bahay. Pero more on cross stitching ang gusto ko. Kasi nalilibang ako, natatanggal yung stress ko, hindi ko masyadong naiisip yung sakit ko. Tapos more on therapy para hindi ka ma-stress, ma-depress kasi nasa bahay lang. Usually nasa bahay lang ako. So hindi ako masyadong lumalabas ng bahay. And then pag nasa bahay lang man ako, mag-isa lang ako, kaya kailangan ko ng ibang output, kailangan kong mag-isip ko anong mga gusto kong gagawin every day aside from the house chores. Tapos dahil bunso ako, feeling ko lagi baby ako. Kasi yun ang pinaparamdam sa akin ng mga pamilya ng family ko, lagi akong I'm always their baby. Kaya medyo kahit may edad na ako ngayon, hanggang ngayon nag-feeling baby pa rin ako sa kanila. Tapos yun, malambing, tsaka sana mag-subscribe kayo sa channel ko. Kukunti lang yung facts na maishishare ko ngayon, pero in the process sana magkakilala tayong lahat, and then sana mag-like and share, comment and subscribe to my channel, mga honey bears. I love you. Mwah.